Alam ba na pag mag-opya ka dito, talagang ano ka, top one ka. Okay, sa, di ba sa school, pag once na mangopya ka, bagsak ka, dito sa negosyo na to, pag once na mangopya ka, nako grabe, top one ka talaga, okay? Topic ko na ibibigay sa inyo ngayon is recipe saves time. Ano yon? Okay, bilang networker po, okay, lalo na pagbaguhan ka pa ngayon, alam natin na mayroon na talaga mga kumikita na malalaki, tama? So ang gawin po ninyo, dito lang po tayo din na allow kayo mangopya. Kaya ako nga binabagsak dito sa channel ko na to, yung mga trainings na alam ko. Kasi pwede niyong kopyahin, hindi po bawal. Hindi po ako magagalit na kopyahin niyo. Pati nga salita ko siguro, kung kaya niyong gawin na kopyahin niyo eh. No? Kasi ganun po talaga sa networking. Anong ibig sabihin ng recipe saves time? Kasi ganito yun. Di ba pag magluluto ka at mayroon kang recipe yung tinitingnan, di ba ang bilis lang? 1, 2, 3, 4 lang yata yan eh. Step 1, measure. Step 2, mix. Step 3, ihulog. Step 4, pakuloin. Di ba? Ganun lang yon. So, ganun din po yung ano, yung sa network. May recipe na po ito. So, all you have to do is just to know or alamin nyo lang po sa apply nyo o kung sa akin, yung recipe na dapat yung gawin para kikita din kayo ng malaki sa isang negosyo katulad ng networking. So, hindi na kailangan gumawa kayo ng sarili ninyo. Okay? Kasi proven and tested na eh. Kumita na kami, kumita na yung iba, yumama na yung karamihan. So, effective yung recipe. Di ba? So, all you have to do is just to copy the recipe. Alamin yung ganito nyo, alam yung recipe para makopya nyo kung paano nyo gawin. Okay? Huwag nyo na po i-reinvent yung wheel. Kasi nga kung ano, kung baguhin nyo pa yun, mawawala lang kayo. Hindi nyo makukuha yung dapat nyo makuha. Diba? So kaya kailangan talaga matuto kayong mangopya. Kasi talaga pong pag mangopya kayo dito is magiging top 1 po kayo talaga. Sigurado yun. Now next is change your habits. Now ano yung dapat yung i-change na habits? For sure, negative habits. So kung ano yung mga habits na mayroon ka na hindi tama, baguhin nyo na po yun. Okay, most especially po kung negatibo ka talagang magsalita, negatibo ka talagang mag-ano, konting negative lang. Like for example, ganito talaga ako, hindi talaga ako marunong, wala talagang maimbita. Sinabi mo na yan eh. Alam nyo ba yung ano, na powerful yung tongue? Okay, powerful po yung tongue natin. Kaya careful po kayo kung ano yung sinabi nyo po, yun po yung mangyayari. Kaya ingat-ingatan nyo po yan. Okay, change is pain talaga, pero kailangan eh. No? Kung ano yung mga bad habits na mayroon ka. Like for example, tayo, online tayo, freelance tayo. If ever na full-time ka dito, sabihin mo, full-time naman eh, pwede naman akong magbumawa later, di ba? Manyana habits. Yan po yung una yung baguhin, yung mga manyana habits. Saka na lang, mamaya na, bukas na, konti lang muna ngayon, saka na, di ba? Hanggang maubos na lang yung panahon, magkakawala kang kita, di ba? Change your habits talaga. Ikaw lang mo nakakaalam kung ano yung bad habits na mayroon ka. Number two talaga na ano mo, kung ginamit mo yung Facebook mo para sa business mo, huwag po kayong mag-post dyan ng mga negatibo, lalo na po yung mga negatibong nangyayari sa buhay nyo. Gawin kayong sumsuman po ng buong mundo. Nakakaawa talaga yung mga taong yan, yung magpo-post sa Facebook kahit personal life na mga pangyayari. Dapat hindi nyo i-post yan. Bakit? Kasi nakikita ng lahat ng tao yan. Okay? Ng members, ah, members ng FB friends mo. Diba? Nakakaawa. Ito talaga yung mga ugaling ganyan. Hindi nila nakikita na pwede silang sumsuman sa buong mundo. Huwag mong gamitin yung FB mo para sa mga politiko. Kasi like politics sa mga posts, mga comments sa mga kung ano yung mga regarding politics. Kasi masisira, madadama yung business mo. Now, lastly is religion. Kasi may kanya-kanya tayong mga belief, no? May kanya-kanya tayong mga religion. So, ang business kasi natin open to all eh. So, pag may matatamaan ka dyan, naka-member mo, pagkatapos natamaan yung religion niya sa post mo, magagalit yan. Hindi yan tutuloy sa business mo. Kaya nga, ingat ka dyan. Huwag ka talaga magsalita, mag-comment ng kahit ano sa mga politics. Even politics, mayroong mga members na hindi tayo magkapareho ng paniniwala sa politiko, tama? So, para maiwasan po yan, hindi kayo magkaintindihan sa mga ganyan, tapos madama yung negosyo mo, huwag ka nang maglagay sa FB mo. Diba? Hindi na ikakamatayan, eh, no? Hindi ka mag-comment sa mga ganyan. So, yun talaga yung bawal na gawin mo. Okay? So, short-short na ano lang po ito, na tips sa inyo. Abangan nyo na po naman po yung mga more tips ko pa sa mga susunod. So for now, yun po yung munang maituturo ko sa inyo. Tapos abang-abangan yung mga susunod na mga videos. Marami po kayong matutunan.